So hey guys, welcome back again to our channel. So for this video is we're gonna be doing an update about our CCO. So meron na naman tayong bagong pisa guys, and yes, I'm gonna share it to you today. So marami na kaming mga napisa, siguro nasa ano na sila, mga tatlong inahin or tatlong inahing manok yung nagpisa as of March 7, I guess, up to now. So ngayong araw yung last na napisa yung mga sisiw namin dito. So later papakita ko yan sa inyo, but for now is magpapakain muna tayo ng ating mga manok for you to see kung ano na yung progress or gaano na sila kalalaki. So yes, please do keep on watching guys. So ayan na guys, medyo nagkukumahog na sila na kumain. Ayan, they were looking for the feeds. So ayan, nagpe-prepare pa lang po yung partner ko. Ayan, talagang sumama sila doon. As you may notice, ayan, ganyan po karami yung aming mga manok dito guys. And we have a lot of more, or we have more to share na mga, ito lang po yung mga nasa free range na, or yung aming, or ito na muna yung nasa labas ng kanilang kulungan. Ayan, so nasa 47 po yan guys, kasama, oh, actually hindi kasama itong mga pabo na yan. Ayan, so anyway guys, update din pala tayo sa ating pabo. Dalawa na po yung nangitlog sa amin, and meron na po silang tig 6 and 7 na eggs yung isa. 6 yung isa, 7 yung isa na kanya na laid. And yung isa na eto guys, hindi pa siya nangingitlog, but well then, as what I have observed, medyo siguro naghahanap na siya ng mga itlogan, kasi the previous days or kahapon is nakita ko siya na naghahanap-hanap or sumasampa-sampa kahit saan. So, siya na lang yung hindi nakapag-itlog. Then, yung dalawa is naka-itlog na. Anyway, ito yung tungko namin, guys, na kasama nung tungko na napisa namin na sa around 20 din yon. So, nasa kulungan lang sila for about 2 weeks mula nung kinuha namin sa nanay or sa mga sisiw niya pala. And then now, balik na siya sa free range or sa labas para maghanap na naman or makakapangitlog na namin siya as soon as possible po guys. So ayan, ganyan lang sila kalalaki. Anyway, yung ano na to, yung kanilang month is nasa around January, February, March, 3 months. Magdi 3 months po sila. Or nasa around 3 months na sila. I am not sure po guys. 2 and a half months to 3 months. That's the perfect age of them. Ayan guys. So yung nangitlog na guys is ito, itong si Bulala, tsaka yung isa si Parka. Tapos itong babae na to, ayan na lang, hindi po nangingitlog. So later papakita ko sa inyo po yung kanilang eggs para at least alam nyo kung gaano ka or ano kalalaki or ano yung mga itsura. Kasi pero nasasabi ko na to from my previous video, yung iba. So ayan guys, pagalagala na sila. Nasabi ko na before yung kanila, yung mukha ng itlog, pero for now I am gonna be doing it again for the second time around na marami na talagang itlog, kasi yung una isa lang yun eh. So for this video iyon, I add ko na lang din yun wherein dalawa, or I mean marami ng itlog ang or marami ng itlog ng pabo namin. Marami na yung kanilang itlog. So ayan guys, waiting galore sila habang minimix yung kanilang pagkain. So abang-abang tayo guys sa paglabas nung partner ko na nagmimix ng pagkain. Tingnan natin yung reaction nila guys, kasi talagang matakaw to, kasi nga hapon na rin and it's about to feed them. So alam naman natin na kapag tuwing umaga tsaka hapon, talagang dun sila aggressive in terms of food, kasi nga gutom na sila throughout the day and throughout the night na wala silang kain. So ayan, so waiting galore muna tayo guys. So 47 po yun guys, yung pang ganito namin, yung pang market namin
47 pieces sila regardless sa mga inahing manok namin. Tsaka yung aming broad cock and tsaka yung aming pabo. And then guys, yung aming mga chicks as of this month is nasa around, kasama na yung nasa ilalim na pinurga namin from our first video in this channel was nasa 77 pieces na po yun guys. Kasama na po yun doon yung iba pang mga sisew regardless this batch. So ayan guys, makikita nyo napaka gulo nila. So ayan, ang gulo-gulo masyado nila po. Ganyan kasi yung gusto nila, talagang nagsusumusunod sila. Kasi nga yun, parang trademark na rin sa kanila guys yung balding yan. Tsaka kasi parang trademark na nga, yun na yung natatandaan nila. So ayan yung pagkain guys na pinapakita ko sa inyo palagi. Ayan, nilagay na muna namin dyan kasi para dito madali mong malagay. Kasi nga kapag dito mo inuna, crowded na, hindi mo siya masyadong malalagay ng maayos. So ayan, yung fence na yan guys, kanina ginamit namin yan kasi nagligo kami ng aming inahing manok. So nilalagyan rin namin dito kasi baka, or I mean pagtapos nilang kumain dun sa kabila doon, pagtapos lang kumain dyan, dito na naman sila pupunta. They can just choose whatever they wanted to. Tsaka ito nga pala yung update guys, one of the updates. Ayan, ito is tatlong inahin po to guys, inahing manok. Ayan, nasa 25 pieces po sila guys. Sad to say, hindi siya like naka 10, average of 10 per hen, pero okay na rin yan guys kasi malulusog na naman din sila. And then that's the most important thing guys, na yung parang hindi yung kanyang sisiw is hindi siya masyadong alagain. So ayan, 25 pieces po sila. So update number 2 was, so anyway, ano ko muna ha, sasabi ko muna sa inyo yung bilang. Nasa ito is 25, dito is 9, dito is around 20, and then wherein yung dito is nasa 7, and then yung dito is 24. So update din tayo. Ayan guys, lumipat na sila, wala na dun, konti na lang tapos lipat sila agad dito. So tingnan natin yung itlog po ng pabo. Ayan ay po yung itlog ng ating pabo, 2, 4, 6, 7. Ito po yung sa white na first ng itlog na ma-feature dun sa first pero one of my vlogs. I just gonna leave the link down below in the description box para alam nyo kung ano yung tinutukoy ko. So ito yung itlog na una, or yung unang pabo na namin na ng itlog, and then we have a second pabo na ng itlog na rin. Ayan, and she already had 2, 4, 6 pieces of eggs guys. Actually yung isa nun dun sa kabila is sa kanya, supposedly 7 to, but sadly yung first 2 eggs na nalaid nung aming first pabo na nangitlog is kinain po ng aso. So hindi na yun counted, so eto na lang yung meron. 6 dito, tsaka yung sa kabila is 7. So, ayan. So, let's go now on our next, one of the next update. Anyway guys, masabi ko lang po. Yung napansin ko, yung dito is maliliit yung kanyang eggs. While here, or yung sa aming isa pang pabo is malalaki or much bigger lang din. So kung mapapansin niyo po ito, hindi kasi to sa kanya. So ito malaki siya compared to this. Ayan guys, compare to this, mas malaki tong nasa sa aking kamay na isa, or dito sa nasa right side, mas malaki po siya. So yan sinasabi ko guys, na hindi sila pantay ng
kanilang sizes kasi hindi din ito dito supposed to doon yun sa kabila sa first yung sa kanya kanina dito. Ayan, dito yun nilagay lang namin kasi or kasi nga po guys, yung dito dati is ito yung kinain ng aso kasi nga may hagdanan. Tapos yung aso madali niya lang mapuntahan. So kaya nilipat namin dito mas mataas at saka nilagyan lang namin ng ganito kasi para po pwedeng sampahan ng pabo. Kasi dyan sa dadaan, first of all, and then punta siya dito. And then, wherein, dyan na siya sa kanyang eggs. So, ayun. And then, anyway guys, kasi nga, nanonotice ko yung isang pabo namin is pumunta dito. Or yung dumalaga na pabo din namin. So, kaya ako nilagyan dito. Nung isang araw, nilagay ko siya dito for a couple of minutes siguro. Tinakluban ko siya or nilagyan ko siya ng plug ng panggana sa ibabaw. Pero sadly, hindi pa siya nangitlog. But I believe siguro mangingitlog na rin din siya sooner kasi na napapansin ko, papunta-punta na siya dyan noon nung nakita ko siya na pag-ala-gala. So, ayun. Baka next time, talaga mangitlog na siya. So, sana hindi siya mangitlog kahit saan. Kasi yan yung pinaka-struggle in terms of yung una pa lang na nangitlog or first time na mangitlog na yung hayop. Kasi kapag sa iba sila nangitlog or sa ibang premise or hindi sa inyong area, is mahihirapan kayong malocate sila. Lalo na kapag, kapag naglilimlim na sila. At saka baka magkaroon din ng problem sa kapitbahay nyo kasi nga ganyan. So, might as well, tinantinan niya talaga sa, as I keep on saying, tinantinan niya talaga kapag saan or kung saan sila mangingitlog. So, yun guys, yung dyan na mga nang itlog, wala na yung laman, dyan wala na ulit kasi nga, ayun na yung mga nandito na mga sisiw. Nasa around, mga 77 pieces or 70 above na pieces of chicks kasama nung nasa ilalim na nandito. So, ayun guys, that's our update. I guess that was just an our update for today. And hope you like the video. And anyway guys, meron lang din ako i-share muna sa inyo. Bumili kami ng kawayan for our Azolla. And then, yung kawayan at saka yung kahoy kasi kailangan namin yan for tomorrow and magpapapanday kami para sa pond na talaga ng aming Azolla. So ito sila guys, one day old na nalagay na namin sa kanyang temporary na lalagyan. So ayan guys, so update ko lang kayo guys kapag mamimigay na kami ng Azolla or meron na kami available na ibibenta kasi we are very much willing to share some tips of you or to you guys na talagang nagkakaroon ng hirap in terms of pagpapakain kasi alam natin kung gaano ka mahal yung commercial feeds as of today. And yes, I guess that's it for this video and hope you like the video and sana may natutunan kayo or sana may nakuha kayong update at least in our channel. And yes, for the next couple of days, guys, I'm gonna be filming yung ginawa naming mini pond para at least alam nyo rin or makita nyo yung process or not as much as possible, at least makita nyo lang din yung paano yung proseso kahit hindi ko nasabihin. So, yes, that's it for this video, guys, and hope you like the video. Thank you so much for watching. Please do consider subscribing, guys. I would really appreciate you guys who are keep on viewing our videos kasi I know kapag meron review sa aming video, meron din kaming natutunan or meron kaming natutulungan na ibang katulad namin na nag-backyard farming lamang po. So, that's it for this video, guys. Till next vlog, guys. And yes, peace out! Peace out, guys. Goodbye!